ano ba ito? Hindi pa ka na doon. May aircon pa. Hindi. Hindi ako nagjo-joke. Totoo yan. Nabasa na natin. Pinakita ng Biblia tatlong persona. Ano po ba minimum person? Amen. Ano po minimum person? Tanoyin, balik ko sa'yo. Ano minimum person? Hindi po. Ikaw po tinatanong. Person. Being... meron siyang sarili. Eh, parang ano po eh. Parang dictionary po kasi. Oh, sige, yan. Theology ka po, kapatid. Sino po may dictionary? William Webster. Sabi kasi sa, yung person kasi meaning human being. Human being, Human being, yun niya kanina. Ibig sabihin may sarili kang? Sa three office, sa father sa aming knowledge, sino po yung human being? Lahat sila. Si Christ lang po. Saan dyan? Kasi hindi naman nag-meet. Human being lang siya? Eh, paano to? Spirit yung father. Kasi God. No, hindi mo pinapakinggan na niya. Yung John 1:14 na sinabi ni Nanay Sina. Main flesh. Na sinabi mo kanina na nanahan ang Diyos. Ngayon, nung nanahan ang Diyos, tao pa ba siya o? Agree ka na sa akin eh. Malaki charge natin doon. Sumama ka na. Ano pa kayo? Nay. Nay. Baka pan mo sila. Naiipit na sila. Ano daw? Ano daw? Sa akin, three offices. Tatlong Diyos ako. Anong sabi nila? Isa lang doon, Diyos. Eh, paano yung anak ng Espiritu? Kasi sa huli-hulihan natin, ang last judgment natin, makikita natin isa lang. Sabi ng Biblia, tatlo. Wala. At ako, may tanong ako. Nay, paano mo papatunayan na isa lang? Isa lang talaga ang Panginoon. Ako, papatunayan ko isa. Kaya, tanongin muna natin yan. Teka lang, si Nanay kasi... Kanina ko pa kayo kakausapin. Sinanay mo na, baka makonvert ka si Nanay. Doon pa sa kabila. Sa kabila pa lang. Ama, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kanina, yung pwesto po kanina. Pasa pa rito. Ano ba? Ay, pwesto, tapos pasa pa rito. Ah, binibidyo mo ba kami? Oo. Okay. Ulitin natin mga kapatid. Buksan nyo lang ang kaisipan nyo. Buksan nyo lang ang puso nyo. Makikita nyo ang tunay na revelasyon. Hindi kay Barry Francis. Ngayon, patunayan mo na tatlo ang Diyos mo. Ito na nga, pinapatunayan ko. Ito, pamilya ko. Ayan, ano ba bang tanong nyo? Yes! Kasi walang nabanggit sa Bible na tatlo ang Diyos. No, sabi ng Matthew. Eh, no ba? Hindi naman Diyos yung nakalagay. Hindi lang sabi lang ng Matthew doon. Sa name yun. Boy, therefore, ang first foundation, baptizing them in the name of the Father, sa name lang. At the Holy Ghost. Hindi isa lang yung sabi. Yes, Nay. Ang sinasabi ni isa, yung pangalan. Hindi. Hindi kasi, yung sa Diyos. Yung pangalan lang yung isa. Pero, mali kayo dun sa inyo to. Eto ah, sa inyotarian ako. Na yung ama, AJC din. So, agree pala kayo sa akin. Agree kayo sa akin kasi yung ama, naging Savior. Ibig sabihin, may katawan ng Ama. Hindi. Yung sinasabi natin na nandito sa Earth, may katawan ng Ama, sabi nyo. Yung Father ay JC. Sino ba yung inanoy? Tanong ko sa inyo. One is kayo, di ba? Ako, Trinitarian. Sino yung inanoy? Si Kristo. Si Kristo. JC, oh. Eh, yun yung Father, sabi nyo kanina. Oh. Ibig sabihin, ang Diyos nagkatawang tao. Tanong ko. Kung office niya na talaga na maging Diyos.
Hindi na ako na may father. Bakit nga ang tanong mo, bakit pa kailangan? Bakit kailangan anoin si Kristo? At bakit kailangan pa maging tagapagmana siya? Kasi office niya na yun eh. Kumbaga, Diyos na rin siya, di ba? O bakit tagapagmana pa siya? Kasi nga, sino ano? No, hindi na ba na yun? Anak mo, hindi mo ipapamana yun. Magandang tanong yan, kapatid. Tandaan nyo, ha? O, ito, ha? Sagutin ko yan! Ito ba? Sagutin ko! Ang Diyos, may Diyos tayo. Congratulations! Balik tayo sa Logos. Logos ng Diyos. Ito siya, ha? Nagbigay flesh. Which is, yun yung anak. Sinasabi. Then yung spirito, na which is yun yung JC din. Ngayon, nung siya ay nag-became flesh, andun na ba yung kanyang kapamahalaan sa lahat dun sa sinasabi sa talata o wala pa? Andun na! Yung tanong niya po kasi ano eh. Andun na, teka lang. Kumadali yung revelation. Ando na, sabi niya sa kanila, kapatid, baka mag-inom ka na sa at yung espiritu, ando na din. Simon! So bakit? Ibigay kong nando na, hindi naman ako sister. Mayroon po yung channel, bakit nga? Kasi, kailangan maganap muna yung John 1:14, yun yung hiwaga. Yun yung hiwaga, kapatid. Oo. Sa totoo lang. Sa totoo lang, mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, ito ah, sabihin ko sa inyo, aminin nyo na na mali yung naaral nyo. Sumama na kayo sa amin. Uy, wahat mo siya, kanan ka nga. Maganda ang church namin. Malamig. Malamig. Hindi. Maraming ano doon, puon. Maraming puon, mga nakaganon, sasaw-saw kayo doon, tapos mga ang masama, eto ka mga kapatid, ang masama, eh yung hindi mo makilala, yung tatlong Diyos. Oh, Anes, may tanong ka pa ba? Si, kasi muna, patunayan mo na ito, tatlong Diyos, pagka, pagbalik ni Kristo sa atin, magkita atin tatlong nila. Pero si Kristo. Tatlo pa sila? Yes, na. Ah, sige na. Saan yun? Tatlo sila. Ikaw ba'y totoong Trinitarian? Totoong Trinitarian, isang Diyos, tatlong person. At ba'y tatlong Diyos? Hindi na sinasabi ko. Nag-real naman ni Pastor niyo. Ikaw ba ay nagsasabing tatlong Diyos o tatlong persona? Tatlong persona. Hindi tatlong Diyos. Tatlong Diyos din yun. Ay, isa totoong Trinitarian. Bakit? Isa kang planted ng buwan iglesia. Walang Trinitarian magsabi na tatlong Diyos. Hindi sila niniwala sa tatlong Diyos. Hindi kami niniwala sa tatlong Diyos. Tatlong Diyos yun! Saan mo nakuha yun? Yung turo na yan. Ang turo ng Trinitarian ay isang Diyos, tatlong persona. Yun yung sinasabi ko. Pero sabi mo tatlong Diyos eh. Pero yung three offices nila, kapatid. Simon! Diyos yun! Napagtawag ko sa'yo? Ang ilikaw o hindi? Kulang ang paliwanag. Sige, magandang muna kayo. Eh, sabi na sa dyan. Wala na, i-align na sa'yo. Oh, si brother, dyan ko na mapatuloy. Hindi, kasi kulang ang paliwanag nito. Naiipit pa kayo. Kaya tuloy may pang-iipit. Wala na, ipit na nga siya eh! Naiipit pa yun. Hindi ka nakikinig. Nati, mapaliwanag ko muna yung pagdating ni Kristo. Nakikita ko kayo naiipit eh. Pagdating ni Kristo, tatlo ba sila? Yes, tatlo sila doon sa katawan ni Kristo. Oo, pinatunayan pa ni Pastor Francis. Eh, amen sa akin si Pastor Francis eh. Paano ba yun? Na-convert ko yung pastor niyo? Kayo? O sumama niyo? Kaya yung liberating. Anay! Nasa, ko na, papatunayan! Hindi, bo, wait lang ah.
Ay, si dating daan muna. Dating daan. Tama. Nay, nasagot ko na. Ano na? Ano na? Yung pagbaba ni Kristo, tatlong Diyos siya sa katauhan niya. Wala-wala, isa lang. Kaya nga, isa nga siya. Isa lang makikita, wala-wala iba. Eh, amen ako doon. Ilan ang makikita mo? Tatlong Diyos sila, kinita ang tao. Makikita natin. Pero, diba? Di ba ang sabi? Every shall bow in the name of Jesus. Amen! Oh, isa lang yan, makikita doon. Amen! Pero sa katauhan niya, tatlong mga business. Wala na, isa lang tao makikita natin, isa lang. Kung sabihin niya, katauhan. Kung sila di katauhan, marami sila. Ay, isa naman dyan. Oh, amen nga po. Amen na iisa yung bababa. Isa. Ang sabi ko, yung katauhan ni Kristo, JC na tinatawag, JC natin na tinatawag na saan, JC na tinatawag natin na Espiritu, Espiritu yon. Anak yun, at yun yung ama. Ayun na nga po. Eh, magkasama ka ito yung isa lang. Isa lang nga po. Isa lang. Tawa. Pero yung sinasabi natin, kasi, ang, di ba ang simula sa Old Testament, di ba? Ang Diyos hindi makita. Hmm. Nang hindi makita, nasa Corinthians ata yun. Si Kristo din yun. Niya. Halimbawa, ito ang Espiritu. Hindi nakita yung Espiritu. Pinagyan ng ano laman, nakita. Nakita siya sa laman. Nang mamatay uli, ito kuman ito. Ang laman ay, ano, sino ba yun yung apostol niyan? Nakahiga doon pero wala siya doon. Nakita.
kita niya. Kristo. Kita niya, nakakukuha doon kapatid, di siya niya. Paano mo nalaman ang Panginoon? Nakikita na ako. Huwag daw nagkakamali, nakasulat yan. At nakasulat yan sa Bible na yung nakakukuha kapatid. Na si Kristo nasa lahat ng dako. Kita niya. Spirit kasi Diyos. Pero ang ano dyan, kapatid, kaya siya tinawag na Son of God. Kasi yung pagganapan. May tama naman kasi ang Trinitarian talaga. Talo na kayo ng Trinitarian. Pagganapan yun eh. Si Kristo ang pagganapan, kaya siya tinawag na Son of God. Nakaprophesiya siya sa mga matatandang propeta. And then, yung Espiritu, agree ako dyan sa Trinitarian na Diyos yun. Kasi nga, yung Diyos, huwag natin sabihin hindi Diyos yun. Ang galing sa Ama. Pero, nung siya yung naging laman, which is, yun yung Son of God, yun doon tayo papasok sa pagiging Oneness nila. May isusunod na ako. Oneness ka o Trinitarian? Hindi, tungkol doon sa person. Persona o anong... Sa three offices. Ay, hindi ko nagsulat. Yung Father is person. So, yung Son din person. Person. Yung Holy Spirit person. Persona. Ilang letra meron ng person? Yeah. Person. Hindi, tayo. P-E-R-S-O-N. So, tatlo sila. Yung Father person, Son person, tapos yung Holy Ghost is person. Lalabas yung 666. Parang Mark of the Beast. Hoy! Parang ano ah. Inaaposahan mo na kami na parang ay, may parang naman niyang buha. Pero hindi ganun kapatid. Huwag mo kami asa-arosahan. Mahal namin kayo. Kami hindi nyo kami mahal. Ay, sinishare na nga namin. Tapos 666 pa kami. So yan, yan ang stand ko sa Trinitarian. Baka si Brothers King Baby. Oo, nakumasahan. Hindi, kahit kung kailan mo, yung nawa mo dyan mga kapatid. Kasi Jelay mo na, hindi natin. Honest ka, Jelay. Trinitarian ako. Walang ano. Kapangyarihan. Si Kristo, Creator. Yung Ama, Creator din, di ba? Ganon din si Kristo, Creator. So, lalabas dalawang Creator. Ngayon, yung Diyos, Creator. Yung anak, huwag natin sabihin hindi ang Diyos kasi nagawa siya ng lahat ng bagay. Na-save niya tayo. Ngayon, eto ang tanong ko sa inyo. Ako, tunis ako ha. Kristo ba na umiiral na ba siya before the foundation of the world o hindi pa? Pero hindi pa nag-exist. No. Kasi nasa Creator siya. Creator niya siya. Basahin niyo. Tapos supportive. Basahin niyo. Si Kristo ay Creator. Yan one thing. Ginagamit. Parang magkaiba yung co-creator sa kanya. Creator, say, mali yung term ko eh. Creator din. Mali yung term ko. Co-creator sa awal na sa palayat. Teka lang, tatanong lang ako sa left na yun.
Ano ba yung narata? Dek marang mo balawan ng mga plans pero may idea pa rin. Di pa sulod yung rito bro. Nagka-share yung gabi kong share ko. Makori. Makori masulod yung kasi ito. Dati nga lang, Dek. Other side ka, para kasi na, yung espiritu ang magbibigay sa kanila na pagiging pagiging God, pagiging sabihin na natin Diyos. Parang Trinity pa rin ba kasi? Hindi. Mananahan sa kanila. So, ibig sabihin, dun sa Father at sa dalawang creator, may mananahan pang spirito. Yes! Parang ano pa rin? Trinity pa rin? Hindi. Iba yung turo namin sa Trinity. Yung spirit, di ba? Pag nanahan siya dyan, at andito na yung spirit, ilan na lang? Kasi nakapasigod. So, nung wala pa yung spirit, may buhay na wala. Yung wala yung spirit, meron. Pero hindi sila buhay. Body without spirit, is it? Yes. So, meaning to say, kung wala yung spirit, kung wala yung spirit, hindi na buhay. Sa dinamit tao. Angry ako dyan. Si Christ kasi tao. Eh, tao, pero namatay, walang naiwan dun sa ano. Tsaka may spirit siya. So, kung wala siyang spirit, amen. Pero nung siya ay pinanganak, may spiritual siya o wala? Meron. Nabuhay siya. Kaya buhay siya. So, ang spirito, ang ilaw pala ng tulis, Father Francis. Ay, tulog ka na? Magkumali ka na sa Trinity. Trinity na lang ako. Kung maging Elisoriano ka. Hindi ko alam mga ano, hindi ko... Subordinationism. O, subordinationism kasi yung ano yun. Kaya hindi ko kapisa. Hindi, ganito na, Barnico. Ikaw oneness, sila yung biblical God. Oneness. Sige. Ikaw ang oneness, sila yung biblical God. Oneness ako. Parang natin daan. Ayan. O, parang. Okay. Oneness ako. Kayo biblical oneness. O, gusto niyo din mag-share. Try lang. Okay, anong tanong niyo sa Juanes? Bilang pasimula, si Kristo din ba yung ama? Si Kristo din ba yung ama? Sabi ng mga Kristo. Gusto ang
Chris. Kasi, sa honest kasi, si Cristo, si Cristo din yung maganda bago. Ayaw nga pa. Pwede kayo manis lang. Pwede kayo na lang ang manis, ako na lang yung dalawa. Bipin nyo siya. Isalin nyo siya. Lugi na siya. Lugi na. Sige, tanong pa kayo. Ikitin nyo na ako. Malapit na ako maipit. Oo, doon pa lang. Ikit na ako ba si Kristo ba ang isang buhay? Eh, nanggaling sa Diyos ang buhay. Nanggaling sa parang buhay na buhay na sin. Isa lang ba yung kung ating sa buhay na buhay? Naging biblical ba ang isin? Naging biblical one is eh. Teka lang ha. Ang hirap lang ang buhay. Mahirap maging oneness? Ipaliwanag yung verse. Kapisado na nila yung oneness eh. Oh, paliwanag yung verse. Ako at ang may isa. Alam nga nila yung may paliwanag. Paano yung paliwanag? Oh, paliwanag nyo nga sa akin yung ako. Pwede pumunta sa board. Kayo, may verses yan eh. Kasi gusto ko marinig paliwanag na may verses. May verses. Ako at ang may isa. Pero, hindi nila kaya. Ikaw naman paliwanag sa verse. Ako? May verses yan ako. Labas yung verse na paano paliwanag nyo. Paliwanag ng oneness o paliwanag ng biblical oneness? Oneness. Lalabanan nyo yung oneness, biblical kayo. Ano mo didepensahan yung John 10:30? O, tamamay. Idea ko lang ha. Kasi, di ba yung I and my father are one? Bakit niya pa sinabi na bakit niya pa sinabi na ako at mga mga isa? Kung siya din yung mama. Kasi, kung siya din yung mama, dapat sinabi na ako ay mga mama. So, okay. Tapos. Ito naman, siguro dyan naman eh. Sabi niya ako at ang mga isa. Isa sila, spirito ng ama, spirito ng anak, sa isang katawan. Yung spirit, biblical oneness ka. Ha? Biblical oneness ka. Oneness. Oo nga. Ito ba, dyan po. Yung ama, nanahan sa anak. Kaya sinabi ni Kristo na ako at ang ama ay isa. Ito nakalimit ko sa Diyos. Pero hindi sila ano, isa sila, iba sa yung spirito ng ama, spirito ng anak, sa gentle. Diba, yung Diyos isa lang, yung ama. Tinawag si Kristo ng Diyos kasi yung ama na sa kanya. Tuloy nga na. Nawala ko eh. Bro! Si JB! Si G! Si G! Si G! Na lang yung dalawa eh. Nga eh, hindi na isasabi eh. Hindi na isasabi. Tuloy na kami na eh. Uwi na po kayo na eh. Duwit na. Okay. Wala pa sila na eh. Hintayin po natin. Sino sila? Ihatid po nila. Nasaan sila? Ihatid po sila, Brother Ricky. Saan yun? Ito po sa Nareo ata. Sa Dunay niya. Ano sila? Ihatid po kayo nila. Ay, yung motor, di ba? Motor na lang. Yan. Motor na lang. Sa may sa Dunay na? Ha? Ang ito.